Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan. Kumustahan? At magtanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Ako po si Father Douglas. Ako naman po si Father Earl. Ako po si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Quiapo ngayong huling Biyernes ng buwan ng Mayo. At syempre, dahil Quiapo Day na naman, ay marami namang nagpupuntahan sa atin within our limitations, ano? Kaya naman po, sa lahat ng mga dadalaw, bibisita at pupunta dito sa Quiapo para magbigay pugay sa mahal na Senyor, huwag kakalimutan ang magdala ng mga essentials natin ngayon. Mga face shield, face mask, ang payong, no? Ngayon, Father, napaka-init. Kaya importante po na meron tayong payong para panangga sa init o minsan biglang uulan naman. Kaya po, huwag kayong aalis ng bahay nang wala ang mga yon. At syempre, magdala rin po kayo ng pamaypay dahil baka mainitan po kayo dahil dito sa Quiapo ay mayroong pila po na nagaganap. Kaya bago kayo makapasok, ay medyo pipila po muna kayong lahat. Pero ganun pa man, isang mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno po sa lahat ng nakasubaybay sa ating programang dito po sa Quiapo. At syempre, nais natin i-acknowledge din yung mga nanonood sa Facebook Live natin mula Batanes hanggang Hulo at syempre sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang bansa na nakasubaybay. Katulad din ng mga Facebook pages na ating lumalaking dito po sa Quiapo Community. Katulad ng Activated Servant of Christ, ako'y deboto ni Maria Angelus Domini, Diocese of Pasig, Brother Winston TV at Buhay Katoliko. Nandyan din ang Catholic Faith, deboto ng Poong Jesus Nazareno ng Diocese of Legazpi, Devotees of the Holy Trinity, et Chefiat El Shaddai, Miracles are Forever. Kasama rin natin ang lahat na nakatutok sa Filipino Community of Black Nazarene, UK, Philippines Chapter, pati mga taga-Halina Bayan ng Diyos, magnilay tayo. Ganon din ang Hijos del Nazareno NPJN, Hijos del Nazareno Minor Basilica of the Black Nazarene UAE Chapter at Inang Maria. Ang Kapampangan Catholics, Catholico Media PH, Knights of the Altar Philippines, La Virgen Immaculada Concepcion de Cabiao, Nueva Ecija, Let Me Love You Page. Mater Dei, Ministry of Altar Servers ng St. Francis Xavier Parish Antipolo at St. Gabriel of Our Lady of Sorrows, Marikina, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Davao City Chapter, OMPH Parish Moncada ng Diocese of Tarlac. Kasama rin natin ang taga Our Lady of Fatima Prayer Community ng Davao City, ang Padyak o Ilocano Dialect meaning Pari Ako, PCY San Bartolome Tugatog, Pintakasi PH at PPMK Filipino Proud maging Katoliko Facebook page. Ang PYM Quiapo, Quiapo DPRM, Radio Veritas 846, St. Jerome's Parish Bagabay, Diocese of Bayumbong, at St. Louis Beltran Parish ng Nueva Vizcaya. Sa Kristang Katoliko ng Diocese of Legazpi, sa Kristan Memes, Samahan ng mga Sakristan, San Lucas Evangelista de Tuktukan ng Giginto, Bulacan at San Roque Chapel ng Balanga, Bataan. Ganon din, kasama natin ang mga taga San Roque de Taguig Chapel, San Roque de Montpellier Chapel, Makabebe, Pampanga, ang San Roque Parish ng Baluarte, Gapan City at Santo Niño de Buen Suceso ng Diocese of Malolos. Pati ang mga taga Seminarians Musings Facebook page. Ang Senior Butchokoy ng Mandaluyong Chapter, Soldiers of Christ, Quezon City Combined, Santa Cruz Mission Parish, Paumbong, Bulacan, The Catholic Drawing, at the Dumaguete Cathedral page. The Good Catholics 01 ng Diocese of Caloocan, The Worldly, Universal Living Rosary Association, Bicol Naga, Universal Living Rosary Association ng Capiz, at Vicariate of San Jose de Troso. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Yan, so parang
Parang pigil na pigil tayo pa nagsasalita. Parang ang hinahon natin. Mainit kasi. Parang mainit, ibigay yung energy masyado. No? Pero lahat ng aming nabanggit, ayun yung lumalaking virtual community ng dito po sa Quiapo. Ibig sabihin, hindi lang sa Quiapo page na papanood ang ating programa, kundi sa lahat ng mga Facebook pages na aming nabanggit at binate. Kaya salamat po sa inyo dahil iyong aming ginagawa at mga pinagdiriwang dito sa Quiapo Church ay nadadala natin. No, bagamat ngayong mga panahong ito ay hindi pa lahat makapupunta sa atin, at least kami naman ang pupunta sa inyong mga opisina at tahanan. Yan. Gaya ng nasabi kanina ni Father Earl, dahil mainit, so sana po talagang mas maging aware tayo sa nangyayari sa kalikasan, itong climate change. Kaya sana po ay patuloy natin pangalagaan ng kalikasan, bantayan natin yung mga kagubatan, kabundukan, na huwag pong sirain at huwag putuli ng mga puno. Kasi grabe ngayon, umaabot tayong 41, 42 dito sa Manila. No? E ano pa kaya doon sa Tugigaraw? Sobrang init. So talagang dapat ngayon tag-ulan na eh. Yung May 1 dati, regular yun, May 1, inaabangan namin yan para maligo. Yan yung unang ulan ng taon. Pero ngayon, wala eh, pagulo-gulo na. Umulan din naman, pero ngayon mainit na naman. So, pero hindi pa rin talaga tapos yung panahon ng tag-init o yung summer dito sa ating bansa. Eh, no? Okay, so bago ang ulat ng mga kaganapan dito sa Quiapo, ang tanong natin para sa Biyernes na ito ay... Ano ang magagawa mong pagbabago para sa ating bansa? So ito po ay may kaugnayan pa rin sa napag-usapan natin last week. Last week, oo. Siyempre, pang-balanse, hindi lang yung tayo yung naghahanap sa mga leader na gusto nating makitaan ng pagbabago. Siyempre, bukod sa mga leader, kailangan din magsimula ang pagbabago sa atin. Kung anong hinahanap natin sa ating mga leader, tignan din natin kung ano ang pwede nating magawa at pwede nating mabigay bilang pagbabagong inaasam-asam natin. Ito ay bilang panghihikayat pa rin sa lahat po na magparehistro para po maging handa tayo pagdating ng eleksyon. So hindi pa naman ito usapin tungkol sa politika, kundi nais lang namin hikayatin yung mga tao na magparehistro para po magkaroon tayo ng pagkakataong makaboto sa susunod na eleksyon. So at syempre, ito, nabanggit namin yung pagpili ng mamumuno. Simula lang yon. Dahil kanino ba ang Pilipinas? Hindi naman kanila lang eh. Tayo na bubuhay dito, tayo ang makikinabang sa kung anuman ang ginagawa natin sa kasalukuyan. At syempre, yung mga susunod na henerasyon, ano? Amen. Kaya po, comment down below po lahat ng inyong mga iniisip o nais na magawa bilang pagbabago ng ating bansa. Isama niyo po ang inyong buong pangalan at lokasyon o tirahan na inyong kinabibilangan. And so, hintayin po namin ang inyong mga comments. Samantala, ito naman ang ulat, mga nangyayari dito po sa Quiapo. Ayan, siyempre tuloy-tuloy po, meron na tayong last 3 days na lang para sa pagtatapos ng Flores de Maria. So ngayon ay mamaya po, pagtapos ng programa namin, yung pag-aalay ng bulaklak na ginawa natin araw-araw sa loob ng isang buwan. Yan. At syempre, yan ay magtatapos sa huling araw ng Mayo, sa Lunes. At magkakaroon tayo ng misang pasasalamat. Mm-hmm. Yan, bukod sa misang pasasalamat, syempre, idadaos pa rin naman natin ang ating Flores de Mayo. Maria. Bagamat hindi tayo makakalabas o hindi makakapag-prosesyon, meron pa rin tayong gagawing programa para sa ating culmination ng ating Flores de Mayo. So tuloy ang Santa Cruzan. Yan, tuloy. At dahil new normal, tumutok lang po sa ating Facebook account at ito po ay mapapanood ninyo at masasaksihan ng live sa Lunes. Alas 5 ng hapon po. Sabay-sabay po nating isara ang buwan ng Mayo ng isang programa at isang Flores de Mayo. At syempre yung relief giving natin, tuloy-tuloy pa rin po dito habang tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga tulong mula sa inyo, mga donasyon. Nitong nakalipas na linggo,
marami pong sunog, kabi-kabilaan na nasusunugan at kahit papano po ang Quiapo sa tulong ninyo ay nakakapaghatid ng at least konting tulong man lang, pamatid gutom, pamatid uhaw. Yan. Ano pa ba? Saan ba tayo nagpunta? Ay yung ating mga eskwelahan. Eskwelahan. Nagpunta tayo sa Nueva Ecija, no? Yun, ngayong linggong ito doon tayo. May dalawang eskwelahan po ulit tayong binigyan ng tulong, mga school supplies, dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-iimprenta nila ng mga modules nila. Lalong-lalo na ngayon na may mga eskwelahan pang nagpasya na ganito pa rin next year, next school year, dahil wala pa rin kasiguraduhan kung makakayanin ba nating maging normal pa rin, ano? Yes, kaya maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang mga tulong at donasyon, at marami kayong eskwelahan na natutulungan at maraming bata ang makikinabang sa mga maliliit o malalaking donasyon na pinagsama-sama ng lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Okay, so yun po. Antabayanan pa yung mga susunod nating pagre-reach out at pagtulong. Siyempre yung mga ihos natin, mga balangay natin na nakakatulong natin para mas malayo yung maabot ng tulong natin. Salamat sa inyong mga suporta at tulong. Maraming salamat po. Yan, okay. Punta na tayo sa ating kwentuhan at tanungan. Hinihimok namin at hinahamon namin lahat ng nagpadala last week. Oo. Ay yan. Ngayon naman, ang tanong ay tungkol sa inyong sarili. No? Ang galing kasi nating magturo. Ang galing nating tumingin sa iba. Pero kung anong galing natin dapat doon, ganun din ang galing natin pagdating sa ating mga sarili. Tayo ba bilang mamamayang Pilipino, kaya rin ba natin yung pagbabagong hinahanap natin sa iba ay magawa natin at masimulan natin sa ating mga sarili? Yan ang ating tatanungin at aalamin ngayon. Yan. Naalala ko nga nung elementary eh. Diba? Pag tinuturo yung mga karapatan, sinasabay sa mga tungkulin. So ngayon, kung nung huling linggo, huling biyernes, tungkol sa karapatan natin at paano natin gagamitin yung karapatan na yun, ngayon naman, tungkol sa tungkulin natin. Ikaw, tayo, no? Nakasentro sa iyo. Okay, simulan natin. From, unang comment ngayong araw na ito, from Maria Lilibeth Manuel. Para sa akin, ang magagawa ko para sa pagbabago ng bansa sa susunod na eleksyon ay tutulong akong mangampanya para mambalitan ang mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno na ang iba ay ang iniisip lang ay yung pangsarili nilang interes. At higit sa lahat, dapat yung makadiyos para hindi malasin ang ating bansa. From Sampaloc, Manila. Of speaking of pakakampanya, ito po, ang Simbahang Katolika ay hindi naman nag-e-endorso ng mga kandidato o ng mga politiko. Ang ginagawa natin ay nagtuturo tayo ng mga pamantayan na pwede nating tignan mula sa mga kandidato. No, hindi tayo o never tayong nagdikta ng mga pangalan ng kandidatong ating iboboto. Inulit po namin, itong paraan ng ating programa at ginagawa ngayon ay pag-educate natin sa mga tao para sa darating na eleksyon. Ito, sabi ni Solita Tiglao. Good day mga fathers, ang magagawa ko pagbabago para sa ating bansa, magdasal at ipagdasal na magkaroon ng mabubuting mga leaders na makadiyos at makatao. Dasal lang ang aking maaambag at tumulong sa kapwa-tao. God bless. Amen from California, USA. Ito naman si Cheche M. De Ocampo. Good day po mga fathers. Una po, bumoto ng tamang kandidato. Wow. Pangalawa, maging law-abiding citizen. At pangatlo, syempre, kailangan nating samahan ng panalangin sa Diyos para gabayan tayo ng mga tamang gawain. Maraming salamat po at God bless you sa inyo from Lloydminster, Alberta, Canada. O, tinan mo si Cheche, ano, kahit nasa Canada, no? Tignan mo, yung kanya mga pamantayan ay iniisip pa rin niya, syempre, yung kapakanan ng ating bansa. Gusto ko yung sinabi ni Cheche na una, bumoto ng tamang kandidato. Well, totoo naman talaga, dahil sila yung mas magkakaroon ng kapangyarihan. Pero yung pangalawang sinabi niya, yung maging law-abiding citizen. Tingin ko, ito yung pinakamalaki nating magiging kontribusyon
para sa pagbabago. Kung marunong lang tayong sumunod sa batas, sigurado kung lahat tayo ay ganon, ay malaki ang pagbabagong magagawa. Galing naman kay Yolanda Lorenzo Santa Maria, "For me, mga fathers, dapat tayong mga Pilipino matutong pumili kung sino ang ating iluluklok. Huwag masway sa mga pangako at konting perang ibibigay at huwag padala sa nagkalat na fake news at higit sa lahat may takot sa Diyos at hindi corrupt. Sana matuto na tayo sa ating mga pagkakamali sa paghalal ng mga mamumuno sa atin dahil tayo rin ang kawawa." At totoo po yun, ano? Nasa sa atin ang kapangyarihan, pero pinibigay natin kung kani-kanino, hindi man lang natin tinignan kung totoo ba yung sinasabi sa kanya, ano yung mga pinapahalagahan niya, no? At sino ang kawawa sa susunod na 6 na taon? Hindi ba tayo rin, ano? Amen. Ito, sabi ni Georgie Penaroyo, "Good afternoon, mga fathers. Ang mga pagbabagong magagawa sa ating bansa, lalo na sa panahon ngayong pandemic, ay sumunod sa mga protocols na ipinapatupad ng IATF upang hindi na dumami ang mga nagkakasakit ng COVID. Stay safe and God bless po." Tama po, no? Sana po yung malaking ambag mo, ambag natin, sabi nga, pag lumabas ka ng bahay, huwag kakalimutan ng face shield at face mask. Yan po ay talagang napaka-importante. Hindi lang para sa iyo, kundi para din sa iba. So, mapipigilan natin yung pagkalat ng virus. Panawagan din, kasi di ba nagluluwag na ulit ngayon ng restrictions, no? Kung maalala ko, ano na ba tayo? GCQ. No? At mas marami na ang pinapayagan, pero sana huwag po tayong kampante na labas ng labas kung hindi naman kailangan, tapos nakakalimutan yung ating face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, physical distancing, no? At ang nakakatakot po kapag naging kampante tayo, babalik na naman tayo sa dati, di ba? Oo, na kasi alam naman natin na hindi pa tapos ang pandemic at higit sa lahat, hindi pa naman talaga lahat nababakunahan o mayroong bakuna. Kaya po sa lahat, patuloy pa rin ang panawagan, ito ang ating simpleng kontribusyon para hindi lumala ang problema tungkol sa COVID-19. Okay, ito naman si Jovel Mendoza Ignacio. Sabi niya, ang pagbabago po na magagawa sa ating bansa ay bumoto ayon sa iyong konsensya. Ito yung ginagawa ng simbahan. Yung moldehin o buuin yung tamang konsensya. No? Mm-hmm. Hindi lang yung basta-bastang konsensya, no? Kailangan mabuti at tamang konsensya. Kasi lahat tayo may konsensya. Pero hindi lahat tama at mabuti. Kaya inaalayan ng ating simbahan ang konsensya ayon sa turo ng ating poong Jesus Nazareno. Okay, ito sabi ni Nympha Nuestro. "Hello po, fathers. Dapat po talaga ay magparehistro ang lahat para makaboto. Kailangan pong ipagdadasal at pangaralan mabuti ang ating ibobotong kandidato na sadyang makakatulong sa ating bansa at lahat ng populasyon. Salamat po, Nympha Nuestro from California, USA." From Marcos Capitle, "Ang sa akin na magagawa ko ay ipagdasal ang taong bayan na sana sa susunod na eleksyon ay pumili sila ng karapat-dapat at may takot sa Diyos. Sana hindi na maulit ito." Ano kaya yung ito? Hindi ko rin alam eh. Ano kaya yung ito? No, pero alam mo, Marcos, no, totoo naman, kung minsan titignan natin, parang paulit-ulit eh. Mm-hmm. Bakit? Kasi paulit-ulit din yung nahahalal natin o dahil hindi tayo natututo. Maganda nating tignan din yun, no? Kung bakit natin sasabing paulit-ulit na lang, ay baka din dahil sila na lang yung laging binoboto. Oh, pag hindi talaga natin binago yung estilo natin ng pagpili at pagboto, walang pagbabagong mangyayari. Siyempre, kasi ganun pa rin ang kanilang mga estilo, no? Kaya sana madala tayo, sana gising at mulat tayo sa mga nangyayari ngayon para hindi na natin ulitin o maulit sa susunod na mga taon. Amen. Ito, sabi ni Lorna Dipat, "Pinagbalang hapon po, mga fathers. Sa akin naman po, ang maitutulong ko lang ay ang sumunod po sa mga protocols na ipinatutupad sa mga nasasakupan
ng ating bansa. Marami na po ang nawalan ng buhay nang dahil sa pandemya na ito. Buong mundo ay nakakaranas ng pagsubok na ito. Ang kailangan po natin ay makipagtulungan. Ang tangi ko pong dalangin ay muling bumalik sa normal at payapang buhay may pag-asang nadarama. Huwag pang hinaan at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Yan, from Dasmariñas, Cavite. Yan, ito naman si Pilar ng Pembo, Makati. Sabi niya, good PM Fathers, ang nalalapit na eleksyon, ang nakikita kong isang paraan para sa pagbabago sa ating bansa. Sana lahat i-exercise ang kanilang right of suffrage. Huwag ibenta ang boto, gamitin ang conscience. Dahil ang maraming taong ganito ang tunay na makakapili ng karapat-dapat na leaders na may sense of compassion and service to the people. Have a blessed Friday as well. No, Pilar, at sa mga lahat na magpapadala ng message, so sana yung tayo, yung ako, no? Huwag nating lahatin, simulan muna natin sa ating mga sarili. Pwede mong sabihin, ito po yung magagawa ko. Boboto ako ayon sa aking konsensya. Ganun, mayroong pag-ako. Kasi pag hindi natin maako, sigurado hindi rin natin yan magagampanan. Sana tingnan din natin, no? wag lang yung tungkol sa politics sana. No, na yung mga comments po, wag tungkol sa politics. Ano bang pagbabago ang pwede kong magawa, no, para may makita tayong pagbabago? Yung hindi na ako magtatapon lang ng kung saan-saan. Yes, sa usaping pagkalikasan. No? Pwedeng ganun. Pwedeng pag-usaping kalikasan, edi hindi ko nahahayaang nakabukas ang ilaw o kaya ang gripo. Simple. Kasi alam naman natin meron tayong shortage, lalo ngayon tag-init, no? Hindi pwedeng nag-aaksaya tayo ng mga resources, yung mga ganong bagay. Kasi marami namang aspeto ang problema ng ating bansa. Hindi lang ang mga leader, kundi yung paligid natin in itself, no? Kasi, yung environment. Oo, nagre-reklamo tayo, ang dumi-dumi ng paligid, tapos suru tayo ng turo sa iba. Yes. Ikaw ba nakakatulong doon sa paglilinis? Mm-hmm. Ngayon, alam nyo, dito po sa Manila, kahit pa paano nakikita natin na nagiging maayos na yung estero. Yung mga estero po, yung mga ilog, no, dito na dati puro basura. At least ngayon nakikita natin may mga halaman, medyo dumadaloy ang tubig. Tapos pinagaganda, no? Pinagaganda, pero pagkatapos ng ilang buwan, tinutukab naman, tinatanggal naman yung mga kinabit na mga dekorasyon. So sana ito yun. Ito yung pwede nating kontribusyon para sa pagbabago. Kasi meron naman talaga mga leader na magagaling naman talaga. Kumikilos at mayroong pangarap para sa ating bansa. Pero ang tanong, susuportahan mo ba? Ikaw ba, ganun din ang iyong vision at pangarap? No, kaya angkinin natin yung isishare natin. Anong pwede nating gawin bilang Pilipino? Yan. At hindi kailangang national level agad, ha? Pwede po tayo magsimula sa ating mga sariling tahanan, sariling kapitbahayan na sa tingin natin kailangan din ng pagbabago. Hindi na kailangan isa batas. Hindi natin kailangan bumoto pa ng barangay captain o konsehal para gawin yon. Yung magsisimula sa atin mismo. Oo. Yan. Halimbawa, pagbabagong maitutulong mo din, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung magsisipag kang mag-aral ngayon. Kasi nakikita mo, maraming pwedeng baguhin, baka ikaw, di ba? Inaasahan ka dahil ang mga kabataan nga ang pag-asa ng bayan. So kung correct, hindi ka matututo sa ngayon, baka, di ba, ganun pa rin. At magagamit mo yung pag-aaral mo sa iyong kinabukasan. Hindi lang din sa'yo, pero pwede rin sa kinabukasan ng ating bansa. Marami dyan, no? Ilan ba sa ating mga magiging kabataan ang pwedeng maging politiko? Pero kung hindi mo pinag-ibayo yung pag-aaral mo, anong iaambag mo? Mm-hmm. Diba? Hindi pwedeng mangarap lang tayo ng posisyon, ng trabaho, nang wala naman tayong investment sa ating sarili. Investan natin ang kaalaman. Investan natin, syempre, ng mga bagay na dapat nating natututunan. So, yung sinasabi ni Father Douglas ay mahalaga ang edukasyon dahil
ito ay pwedeng maging susi ng pagbabago ng ating bansa. Mahirap din kasi yung nababago ka ng sistema. Eh kung nakita natin may mali sa sistema, pumasok ka para itama, hindi yung para pakain ka sa sistema. Correct. Kahit nga, Father, yung sa inyong pamilya na lang, halimbawa, di ba? Paano mo mababago ang estado ng iyong pamilya kung hindi mo sisimulan sa pag-aaral ngayon? Sa sobrang hirap maghanap ng trabaho, eto nga, kahit nga graduate, hirap maghanap ng trabaho, di lalo na kung hindi ka makagraduate, so talagang kailangan mong magsipag, kailangan mong magsikap at makatapos ng pag-aaral para kahit man lang sa iyong pamilya muna, mabago mo ang estado ng buhay nyo. Kaya sana wag po nating aaksayahin yung panahon, oportunidad, mga yaman na ibinigay sa atin, gaano man kakaunti ito o gaano karami, lahat po yan, kinakailangan iniisip din natin kung ano yung mga pangarap natin para sa sarili natin, para sa mga pamilya natin, para sa komunidad natin. May tanong lang ako. Ang, halimbawa, tayo ba bilang nakatira sa isang lugar, may karapatang tumutol? Kasi isa sa karanasan po namin, pag bumabiyahe kami sa mga probinsya para magpaabot ng tulong, may mga kalye na maayos, pero sinisira. Kasi kailangan daw i-renovate. Pero may karapatan ba tayo na harangan o sabihin, ba't nyo bubutasin? Kasi nagreklamo tayo, traffic, dahil doon sa lubak-lubak, taon-taon parang lagi nalang binubungkal. Diba? Parang baka isa yung sa pagbabago na kailangan natin mag-voice out. Diba? Parating nyo yung boses. So kasi kayo din mismo yung naapektuhan sa komunidad na antagal, diba? Yung maayos naman, pero bubungkalin. Pero yung mga kailangan ayusin, ayaw ayusin. Pwede rin naman, no? Alam mo, minsan naman, Father, ang problema din, to make it balance din, hindi alam kung saan dadalhin yung boses. No? Kaya dapat yung mga nasa barangay level o yung mga local government unit ay pwede doon natin idulog. Nang sa ganun, ay yung mga perwisyong ganoon, yung mga aksaya ng perang, hindi naman dapat pinagtutuunan ng proyekto. No, sana napupunta sa tamang paggastos. Kaya yung mga barangay officials, sana kayo din mismo ang maging tulay ng mga mamamayan at ng tao sa gobyerno. Kasi ang problema dyan, kapag wala tayong imik o hanggang sa comment lang sa Facebook natin inilalagay, ang iniisip ng mga nasa itaas, walang reklamo. Diba? Pero kung may malakas na pagtutol sa mismong kanilang mga pinagsisilbihan, naniniwala tayo na kahit papano magagawa ng paraan yan na hindi matutuloy o may ibang bagay na bibigyan ng halaga. Kaya yung mga nag-aaral ngayon, yung mga estudyante, halimbawa katulad ng mga engineer, diba? Maging magaling at mabuting engineer naman kayo na susunod. Kasi parang pag naisip, ano ba klaseng engineer yung mga gumagawa ngayon? Yung pag sinimento yung kalye, walang bakal, walang puro semento lang, kaya pag dumaan, sira agad. No, parang sadya siya na dapat masira in a few months. Oo. Kaya nga dapat talaga buo yung character, hindi lang ito, no? Hindi lang ito kasi minsan delikado rin pag puro ito, no? Utak na lang, utakan na lang ang nangyayari, pero kung buo yung character mo, alam mong hindi ka mangdadaya. Buo yung iyong konsensya, alam mong hindi lang pera-pera ang lahat, kundi gagawin mo ang iyong trabaho ng may katapatan at gagawin mo to ng matuwid. Oo, oh. Yung conductor ka, yes. Teacher ka, driver ka. Sabi nga ng mga misa natin ngayon, di ba no? Naghahanap ng bunga ang poong Nazareno sa atin. Ngayon, kung engineer ka lang, anong bunga mo bilang engineer? No, kami bilang pare. Anong bunga namin bilang pare? So, dapat doon din talaga, tinitingnan natin na yung sarili natin, ano ba ang maibibigay ko, magagawa ko, doon para sa pagbabago na madalas ko namang inireklamo. So, ngayon, ako ba, ano ang magagawa ko? Kaya maganda rin talaga yung nakoconfront mo yung sarili mo Yung kinokonfronta mo, no? May nagawa ba ako? Meron ba akong ginawa? Meron ba akong naging bunga? Kasi mahirap yung hindi mo tinatanong yung sarili mo.
Kasi baka mamaya, hindi na pala akma ayon sa turo ng Diyos ang ating ginagawa. Tsaka maganda yung paalala na yung ang ating Panginoon, may pangarap talaga rin yan para sa atin eh. At yung mga itinanim niyang pangarap sa atin, hindi yan para lang sa sarili natin. Oo, nandyan yung mga pangarap na sana kapag ako naging professional na, sisweldo na ako, maibibili ko na yung mga magulang ko, yung pamilya ko ng mas komportabling tirahan, magandang kotse, no, makakapag-ipon na ako sa bangko. Pero may hamon na, sana hindi lang yung tayo-tayo lang yung iisipin natin. Maging mulat din tayo na tayo ay pumapasok, nag-aaral, kukuha ng trabaho, nang may paninilbihan din dun sa nakapalibot sa ating mga tao at komunidad. So kunwari, magiging doktor ka, nakita mo ba na yung mga problema sa kapitbahayan nyo, may mga pagkakasakit, no? Engineer ka, yung mga project ba sa inyo, maayos na, na isasagawa at kailangan ba talaga, no? Amen. Ay, nako. Okay, okay. Titingnan mo itong sinasabi ni Elizabeth P. Clore, no? O Claur ba yan? Ang pagbabago na magagawa ko, dapat magkaroon ng disiplina sa lahat ng bagay. Cleanliness, orderliness, and godliness. Cleanliness, waste segregation and proper disposal. Orderliness, following health protocols and rules and regulations set by our government community. And godliness, setting God as our example that we will not go wrong. Ayan. Maganda yung ano, yung part ng waste segregation. Minsan kasi nakakatawa tayo, no? Dito sa dati, dito, ni-implement natin yung segregation. Kaso pagdating doon sa likod, pinagsasama-sama din. Ayan, sino may kasalanan yan? Sabihin mo, pangalanan mo. Minsan gano'n, di ba? May mga segregation bin sa mga kalye, di ba? Dito, nabubulok, di nabubulok, ganyan, no? Pero pag kinolekta na nung mga, yung mga nangongolekta, pagsasama-samahin din. So kailangan talagang medyo matinding pagbabago sa malaki behavior, malaki. Yung attitude, character natin. Isa pa, no, dagdag ko dun sa kaninang comment, orderliness, nabigla lang ako na nitong nakaraang 15 taon, posible pala tayong pumila ng maayos, sumunod sa mga proseso ng maayos, no, dahil sa pandemya, sumunod dun sa mga patakarang binigay sa atin. Ibig sabihin, hindi na kailangang magsiksikan, magkat sa pila, no? Kaya pala natin na maging maayos bilang isang lipunan. At sana mapagpatuloy natin 'yon kung pumasok na 'yung bagong normal, kasi parang ayoko naman na yata nakakita nagsisiksikan para makasakay sa bus. 'Di ba? Sa huwag na tayong lumayo dito lang sa pagpasok sa Quiapo. Simbahan. Sigurado tayo niyan, no? Eh nagawagawa naman pala, no, na maging maayos tayo, siguro isa rin to sa mga tinuturo sa atin. At mas lalo, maging aware tayo. Mas komportable ba ng ganito? Mas maayos ba? Mas maganda ba talaga? Eh, malaki ang maidudulot natin ito, no? Lalo na siyempre, hindi lang sa kaayusan, kundi sa ating kalusugan. Okay. Hey, from Christine Linsangan, good afternoon mga father. Siguro po para sa akin ay yung magtulungan dahil sa panahon po ngayon, ayun ang pinakamahalaga. Sa edad ko pong 21 taong gulang, 21 years old, sobrang sarap po sa pakiramdam na makatulong. Halimbawa na lang po ay yung masagot ko ang mga tanong ng mga magpapabakuna. Kasi po, palagi akong nakatambay sa page ni Yorme para po kapag may mga hindi alam yung mga tao o kulang po sa impormasyon ng mga tao ay masagot ko po ang mga simpleng katanungan nila. Ayun po, sobrang sarap lang po talaga makatulong at mabigyan ng tamang impormasyon yung mga taong nagpapabakuna. Thank you po, Christine from Tondo, yan. Manila. Thank you si Christine. Yan yung tumutulong at sumusuporta sa kanyang pamahalaan. No? Paalala lang na wala pong masyadong kulang para tumulong at walang masyadong nasusobrahan para tumanggap ng tulong. Ito, para marinig ng ating mga empleyado. Ayan. Sabi ni ayan. Emma, tumo. Hindi. Hindi tama. Hindi mali. Tumo. Tomo. Ako bilang isang OFW, ang magagawa ko para sa bayan ay maging isang mabuting empleyado o employee. Magsipag, mapagkakatiwalaan,
At dahil dyan, talaga namang mataas ang respeto ng mga amo kong foreigner. Sabi nga nila, extraordinary daw, Pinoy. Yan, Emma Tomo from Tokyo, Japan. Yan, speaking of Tomo. Ito, walang mali ito. Walang mali dyan. O, syempre, lagi itong Tomo. Ang ating boss, tawagin natin na makapagbahagi naman, si Monsignor Hernando Coronel Monsding. Good afternoon. Yung mga hindi pa nakakabili ng libro na Mary na at kayo. Si Joseph. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon ay Biyernes. Maraming salamat Father Douglas, Father Danici, Father Earl. At ang tanong, sapagkat ang pinagdiriwang natin may mahabang panahon para paggalang sa bandila, bandera ng Pilipinas, 28 ng Mayo hanggang 12 ng Hunyo para bansa. Ano ang magagawa mong pagbabago para sa ating bansa? Medyo matagal-tagal na rin po ako dito sa advokasya nito na hinahanda natin ang bansa para sa eleksyon at para paghuhubog ng mga botante. Advokasya po natin na malapit na eleksyon natin, kulang na lang isang taon bago mag-eleksyon, tayo po ay magparehistro upang makaboto at makapahayag ng ating ekspresyon sa demokrasya, kailangan muna rehistrado tayo. Alam ko po, panahon ng pandemya, pero kailangan po rehistrado tayo bago tayo makaboto. At kung boboto po tayo, ay pag-isipan natin, pagnilaya natin, pag-aralan natin mabuti upang ang ating mga pinuno ay karapat-dapat at sila ay may puso para sa Pilipino. So, yun po yung ating para sa bansa. Di na ako hahaba pa. Pero maganda po, tayo dahil tayo na dito sa komunidad, meron pa tayong hindi lamang sa Pilipinas, kundi pa from Tokyo, Japan. At iba pang mga parte ng mundo. Hindi lang Pilipinas, kung hindi buong mundo. Catholic Women's League. Catholic Women's League, samahang kababaihan. Ayan, binabago. Binabago natin ang mundo, pero tayo magsisimula dito sa Quiapo. Magpakabuti tayo sapagkat maraming nanonood. Kaya, ako may edad na ako, kaya sermon kay Earl, the Nietzsche, and Father Douglas, kayo po ang pag-asa natin. Pagbabago nagsisimula sa atin. Bigyan natin ng inspirasyon. Bigyan natin ng dahilan pang magpatuloy. Maging ilaw tayo. Halimbawa, kahit ang mga maliliit na bagay, merong itong implikasyon na gagawa ng alon na aabot sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga kontinente. Amen. Amen. Yun. Thank you po, Mons. Yung pagbabago na yung tayo ba, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na kapag lumalabas tayo, tapos mayroong mga hindi nakasuot ng face mask, yung nasa baba, yung face mask, yung, nagkakaroon ba tayo ng lakas ng loob para sabihin, face mask mo po, o kaya pag nasa, bumibili ka sa kung saan man, yung tindera, hindi naka-face mask, na nasasabihan mo ba na isuot ng tama o deadma ka lang, bahala ka dyan. Parang ganun, no? So, pag ganun talaga ugali natin, wag tayong umasa na magkakaroon ng malaking pagbabago tungkol sa pagharap natin sa pandemya. Siguro, isa ring problema ay dahil mayroon ding takot, pwede rin sa iba, na magsita o magturo dahil alam mo naman ang tao minsan, reactive din. No? Tinatama mo na, no? Magre-react, mangangatwiran, magagalit, masasaktan, lalayo. So, medyo may ganun din aspeto. No? Pero sana talaga, tama naman yon. Ibig sabihin nun, malasakit. Yung sinasabi ni Father Douglas, yung pagsisita, pagtatama, pagtuturo, ay malasakit natin para sa tao at sa ating bansa. Kaya sana din naman tayo, kapag minsan, tayo naman yung nakakalimot,
eh, wag na rin po nating pagmagalitan o samaan ng loob yung tumo nagtatama sa atin. Dahil hindi lang naman po ito para sa atin, para din sa ating kapwa, no? Okay. So, next message tayo. Yan. Yan, si Ram Prisaldo. Good afternoon, mga fathers. So, ang mga magagawa kong pagbabago para sa bansa ay ang kung may makita akong hindi maayos na pagkakasuot ng face mask o face shield ay pagsasabihan ko ng malumanay. Huwag din naman po nating sisigawan. So tama si Ram, no? Para rin sa mga nasa paligid para maging safe during this pandemic. Salamat, Ram, from Paranaque. Yan, no? Dito rin tinuturo natin sa ating mga ihos, no? Lalo na yung mga nagpapasinaya dyan sa labas. Alam naman natin na hindi madali rin yung kanilang trabaho at pagsiservisyo. No, yung nagpapanatili ng maayos na pila at pagbimintay ng physical at social distancing, eh sana rin, no, makausap natin ng maayos yung mga tao na dumadalaw at nakakalimot. No, kapag nakakalimot, sabihan ng maayos, no, para rin naman ito ay makaiwas sa gulo. No, minsan kasi alam naman natin, malasakit yung gusto, serbisyo, pero dahil sa maling pamamaraan, maling pagsasabi, ay namamali din ang interpretasyon. Paalala ko lang ulit, no, yung sinabi ni Monsi, from May 28, ngayon pong araw na ito hanggang June 12 ay National Flag Day. So sana po yung pagiging Pilipino natin, maglagay tayo ng mga bandila sa mga bahay para muling mabuhay yung ating pagmamahal sa bansa, yes, no, sa bayan natin. So, yung... At bilang paalala sa ating mga sarili na tayo ay Pilipino. At dahil ikaw ay Pilipino, ibig sabihin may pananagutan ka sa iyong bansa. No? Minsan nakakalimutan natin yun eh. No? Baka akala lang kasi natin, gumigising lang tayo sa pang-araw-araw at nagpapatuloy sa buhay. Pero may pananagutan. At kung aware tayo at mulat tayo dito, alam natin ang ating ikikilos na dapat sa ikakabuti hindi lang ng ating sarili, kundi ng ating bansa. Yes. Ito, sabi ni Ednaline Gonzalez Passion, ang pagbabago ay magsisimula sa ating lahat. Ako po, mga fathers, bilang mamamayang Pilipino, ay lubos pong sisikapin na panatilihin ang disiplina sa pagsunod sa mga tamang health protocols ngayong may pandemic. Para po sa nalalapit na eleksyon, hingin ko po ang gabay ng Holy Spirit upang tamang tao ang aking maiboto sa tamang posisyon. Tama din yun, no? Yung pinagdadasal mo yung iyong boto. Dahil totoo naman, marami ang talagang nagpapapogi. Marami ang talagang maghihikayat sa'yo. At mahina ang tao. Kung hindi ka lang din malakas at wala sa iyong banal na espiritu, ang dali talagang mahimok. Eh, lalo pa gagamitan ng pera. Lalo pa gagamitan ng kung ano-ano mga suhol. Eh wala na. Talagang mapanghihinaan ka at bibigay ka. Pero kapag nagdadasal at pinagdadasal lang yung boto, humihingi ng tulong sa banal na espiritu, walang dahilan para magkamali. Mm. Yung ano din? Kay Ikya Loris, isang mainit na hapon mga pads. Ako po si Ikya Mariano from Naga City. Ang pagbabagong magagawa ko para sa ating bansa ay ang maging teacher sa future. Sa tingin ko, magagamit ko po itong profesyong ito upang maghubog ng mga kabataan upang sila ay maihanda at mapanday para sa mas malalim pang responsibilidad ang maging kapakipakinabang sa mga mamamayan sapagkat ang edukasyon ang susi para sa ikagaganda ng buhay sapagkat ang kamangmangan ay mag-uudyok lamang sa atin sa maling daan. Maraming salamat po mga pads. God bless po and keep safe. Yung isang ano, yung naalala ko lang, no, kasi gusto talaga natin ng pagbabago. Naniniwala tayo, tinuturo natin na ang isang bansa, kung gusto natin maging matibay ang bansang ito, kailangan natin pagtibayin yung pamilya. So maraming kabataan ngayon nagrereklamo, maraming broken families, no, maraming may problema sa mga tatay, nanay. So isang malaking pagbabago yung ikaw, pag nagkapamilya ka, ayusin mo ang pamilya mo. Yan. Yan, totoo ito po naman yan. Si Ed Hilado.
ng Novaliches, baka mabago ang bansa from... baka mabago ang bansa kung dadami ang pari at sana mapabilang ang aking anak. No, pag dumami ang pari, mapapalitan ang fake news ng good news. Yan, si Ed Hilado. Yan. Isang bagay na ipagdadasal natin dapat, no? Na magkaroon ng maraming pari. Yan. At hindi lang madami, kundi mabuting pari. Yan. From Susana Velasco, magpalaganap din ng salita ng Diyos upang bawat tao at matutong magpasensya at walang mainit ang ulo at gumagawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. From Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus, San Pablo City, Laguna. Hello po mga sisters. And si Noemi Balba naman, ang gusto ko pong mabago sa ating bansa ay sumunod po sa mga batas na ikakabuti ng ating bansa at magkaisa tayong lahat para sa katahimikan nating lahat. So Noemi, iyan ang iyong ituro sa iyong sarili at iyan ang iyong gawin para magkaroon ng pagbabago. Ito naman, sabi ni Imelda Garcia, good afternoon po mga fathers. Ang magagawa ko po, sigurong pagbabago sa ating bansa, isipin lang natin ang kinakaharap nating napakalaking problema sa ngayon nang dahil sa pandemic at marami pang iba. Sa nalalapit na eleksyon, isipin natin mabuti o maging matalino tayo sa pagboto kung sino ang karapat dapat. Sabi nyo nga mga fathers, isang boto lang tayo, pero napakahalaga ng isang boto para sa kinabukasan ng ating bansa. Huwag sana tayong magpadala sa mga lagay o perang ibibigay o kung sikat ang isang tao sa kanya na ang boto. Pag-isipan natin mabuti. God bless po from San Diego, California. Ito naman kay Rosemary Dison Patingo. Rosemary Patingo at Rosenda Dison, good afternoon po. Ang pagbabago na pwede at ginagawa namin ay ang paggawa ng dasal at rosary. Paggawa ng rosaryo, dasalan. Pinamimigay namin sa mga may sakit. Ito po ang tulong namin sa pag-anyaya sa mga tao na manalangin. Magbalik loob at ipalaganap ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat po. At salamat din dahil sa mga mumunting paraan na to, natutulungan at nabibigyan natin ng pag-asa yung ating mga kababayan. Yun. Ito naman. Si Marilu Portem. Para sa akin bilang guro na magsiserve sa eleksyon, ay magampanan ko ng buong katapatan ang aking gawain sa araw ng eleksyon. Yan, kaya mahalaga ang ating mga teachers kasi sila naman talaga yung katulong sa pagpapasinaya ng eleksyon. No, mga teachers, no, pangalagaan natin yung mga balota. Alam naman natin na kayo ang aming ding pag-asa. Nasa kamay ninyo. Dahil pwede rin naman talaga, no, magmula din doon ang dayaan. Kaya mga teachers, bantayan po natin ito at umaasa kami na ang panunungkulan at pagpapasinaya ninyo ng ating eleksyon ay magiging maayos. Yun, nabubulol pa ako doon. Biruin mo sila na ngayon magtuturo sa pagpapalaki, sa mabuting pagpili, eh sila pa yung mga ngasiwa sa lahat. No? So, saludo po kami sa mga public school teachers, lalong-lalo na po yung patuloy na naninilbihan tuwing araw ng eleksyon. Pero sana po, no, magkaroon talaga ng, yung mga gusto ng pagbabago, eh, kayo ang tumakbo. Tapos pag napili kayo, naboto kayo, kayo po mismo ang magpatupad at magsagawa ng pagbabagong nais nyo para sa bansa, para sa tao. Okay. So, bago po tayo, ikakat lang natin ng konti kasi siyempre, ngayon po ang huling Biyernes ng buwan at sa programang dito sa Quiapo, gusto natin ipamulat sa tao yung kwento ng Santa Cruzan. Yan. Oh. Dahil ay ngayon ay panahon ng pandemic, gumagawa tayo ng paraan para makapag-educate pa rin. At the same time, ay mabalikan natin kung ano bang pinagmulan ng mga ginagawa nating tradisyon sa simbahan. Kaya parte ng ating programa ang mabigyan kayo ng kaalaman at siyempre ay mabisita natin, makapagpasyal tayo ng kaunti sa pamamagitan ng papanood ng ating programa
ng mga bagay na pwede nating matutunan sa loob ng simbahan. Kasi unti-unti po, no, sa paglipas ng panahon, yung Santa Cruzan ay medyo nawawala na sa wisyo. Nawawala na dun sa yung pinaka kahulugan. Nagiging sa katekismo. Oo, katekismo. So nagiging beauty pageant. Pagandahan na yung rampahan. Damit. Oo. Tapos iba-iba na rin, no, na hindi lang babae yung nagsasanta krusan, kahit ibang no lalaki pinagsasanta krusan natin. So nawawala tayo dun sa diwa ng pagkakatagpo o kung bakit nagproposisyon, no, yung Santa Cruzan natin. So kaya binalikan natin yung pinagmulan, yung kasaysayan, saan ba nagsimula yung Santa Cruzan. Dito yan sa Pilipinas, no, sa Bulacan, malapit lang dito, no. At mamaya sa video mapapanood po ninyo yung kwento tungkol sa Santa Cruzan. Kaya wag po kayong aalis at samahan kami sa aming pamamasyal sa Bulacan. Pero bago yan, alamin muna natin at pakinggan natin ang mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan nyo ito. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hiningin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong Ama nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama nasa langit. Amen. Okay. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakibahagi sa ating usapan at kwentuhan. So sana po bilang mga deboto, mas maiparamdam natin kasi maraming deboto eh. No? Million-million ng deboto. So sana po bilang deboto, magsimula din sa atin ang pagbabagong ating hinahanap. Kaya muli, isang magandang araw sa inyo ng kwentuhan. Kumustahan. At muli tayong magtatanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Denichi. Siya naman po si Father Earl. At siya naman po si Father Douglas. Samahan niyo po kami muli dito po sa Quiapo.